Yung laging gustong lumaban sila, 'di ba? Ayun, no. May Jakiro, may ES, may Necro, may Abaddon. Kayo, tingnan niyo hero niyo. Medusa, Morphling, Wyvern, Centaur medyo mahirap, tapos Mirana ka. Parang hindi mo siya masyadong magagamit. Kung gusto mo mag-yulos, mag-yulos ka mamaya. Ang the best dito talaga, Mecha Pipe. Kasi ang Mecha Pipe, since gusto nga nila kayong puntahan lagi, pag naka-mecha ka, masisira yung timing nila. Let's say, lima sila lagi nag-i-stick, apat. Tapos yung isa nyo nagpa-farm. Tapos wala silang mapatay kasi naka-mecha ka. Tapos pang naka-pipe ka na, wala na silang damage. Magre-rely na lang sila kung mayaman sila lahat. Hindi naman pangit ang Yules dito. Ang pangit lang, first item. Wait lang, wait lang. Si ano muna? Si Exilog. Ito, ano bang position dito? Bakit apat dito? Ah, I see. Okay, tingnan ko muna ano mangyayari. Tingnan nyo, diba kakasabi ko lang kanina, sila yung gustong mag ano? Sila yung gustong mag laban ng laban sa inyo. So ano dapat isipin nyo? Ang isipin mo dapat dito, mali ako dyan, di ko nasulit pana pang farm. O yun din, okay din. Isa din yun. Pero sin nga, sabi ko, sila yung gusto lagi lumaban sa inyo, diba? Ayun, ganda-ganda ng wards nyo. Ayun o, ganda ng wards nyo. Tingnan mo yung position niya bago ka namatay. Ayun o. Since alam mong gusto nilang lumaban na lumaban, iwas lang kayo. Ayun o, may mga tao na dito eh. Halata na gusto na nilang lumaban. May Blink, may Jakiro, na naka-Yules. Ang dapat gawin niyo dito, iwan niyo na to sa Wyvern. Hayaan niyo yung... Teka, play ko. Iwan niyo na to sa Wyvern. Yung Medusa, nagpa-farm lang dito habang naka-cover yung Wyvern. Tapos... Pwede may magtulak ng mid, madalas ikaw. Kapag nakita mo na ganyan kasi may pantakas ka. Tapos center of a farm lang. So, ang mangyayari, apat sila dito, nag-waste time lang sila. Apat sila dito na naglalakad-lakad lang. So, isipin mo, kunwari, eto, tinulak mo yung lane na to. Tinulak mo tong lane na to, Centaur nagpa-farm dito. After mo itulak yung lane, lalagay ka ng ward dito, kukover ka sa smoke ng Centaur. Nagpa-farm yung Medusa, nagpa-farm yung Ancients yung Morphling. Apat sila dito. So, ang mangyari, isa lang yung nagpa-farm sa kanila. Kapag isa lang yung nagpa-farm sa kanila, edi late game, sobrang lugi na nila. Kasi, kung apat na sila dito, dyan kayo nag-i-stay, ang mangyayari, parang... nasusunod yung gusto nila na ano, labanan kayo. Kasi nagre-react kayo sa kanila. May point by sinabi, may joint by sinabi ko. Makulad na naman namin dyan, tol. Gusto mo mag-mage slayer. Ako, hindi kailangan. Ayan o, kaya dapat position o. Ito, andito. Ikaw, nagtutula ka ng mid. Centaur, nandito. Medusa, nagpa-farm lang. Wyvern lang yung nag... flow dito. Siya na yung nagpo-push ng lane. Kasi, Wyvern naman siya eh. Lima kayo nagpa-farm, sila isa lang. Dikit-dikit lang sila. Wala silang level, wala silang gold. Tapos, hindi na susunod yung gusto nila na laban ng laban. Ito, dahil ganyan lang ganyan, ginaganyan lang ng Wyvern, no? Ito, maganda to. Maganda tong ganito. Tapos, ito, may Morphling dito. Eh, tingnan nyo. Apat sila lagi. Eh, apat sila lagi, oh. Asan yung troll? Nagpo-farm lang siya dito. So, yun. Basta pag nakita mong pang-clash or pang-patay talaga yung hira ng kalaban, tapos nakita mong dikit-dikit sila, hayaan nyo na sila. Ibigay nyo na yung mga dapat ibigay, delay lang kung kaya. Basta napa-farm nyo lahat. Kasi after mo i-push yung lane dito kanina, pwede kang maglagay ng wards dito. Sabi mo nga, hindi mo na maximize yung pana. Ikaw yung papana dito, ikaw yung magpa-farm dito. Ayan o.
Kukunin mo yan. Tapos may ward pa kayo dito, di ba? Naiwasan nyo pa yung 4-man nila dito. Yan ngayon, ang nangyari, since naipit na kayo, napushan kayo ng dalawang tore, dikit-dikit na yung mga core mo. Kasi wala na silang ano. So, ganun laruin yung mapa. If di pa online course, wala pa sa timing. Tama, ganun lang. Antay lang kayo ng right timing. Kasi kung napupush tong tore na to kanina, napush out mo to, may TTP dito. Imposible yung hindi nila i-defend to. May TTP dito. May TTP dito. Pag may magandang wards kayo dito, pag nakita nyo may tumipi, dun kayo lumaban dito. Kaya nyo i-3v5 to. Pag ganun. Kasi may mga tumipin eh. I mean 5v3. Kaya nyo maging lima doon habang sila tatlo lang kasi tumipin na. May ward dun. Ah, wala. Kasi lead game, di naman kaya na itong mga to eh. So, ano lang dito, ang goal nyo lang is mag-farm na mag-farm. Since pumik na kayo ng Medusa Morphling. Ito, medyo ipit na. Wala talaga kayo masyadong magagawa. Actually, meron. Ikaw, pwede ka mag-ano dito. Ikaw dito, laliman mo. Di baling mamatay ka na. Eh no. Ito, maganda to, maganda to. Pero maganda may tao dito. Ang maganda kasi, lagi nyo natutulak yung mga side lanes para may nagtitipi. Pag may nagtipi, info na agad na pwede na kayo lumaban sa kabila kasi 4v5 na mangyayari. Pero may isa pa akong point dito kung bakit okay lang mamatay sa support. Kasi isipin mo, kung andito ka, dito ka namatay, wala silang objective. Napatay ka nila dito, wala silang gagawin sa inyo. Unless mag-roshan sila. Kaso, free naman talaga yung roshan, wala yung magagawa dyan kasi sobrang yaman na nila. So, kunwari, nandito ka. Ganyan na yung mapa nyo, nandito ka. Dito ka namatay. Okay lang mamatay ka dito. Kasi after nun, wala silang makakuha ng objective. Namatay ka lang, tapos support ka lang. Dapat nakapatipi ka pa ng iba. Support ang need mag-step up sa pag-push ng Lisa. Kahit core naman. Actually, pati core okay lang mamatay sa mga ganito. Huwag lang yung sobrang free kill naman. Ang pinakapangit kasi, sa kahit anong role, kapag namatay kayo sa bandang base nyo. Pero kung mamatay kayo sa base ng kalaban, okay lang. Lalo sa support. Oh, delay lang. Pag may nanag-react na nag-react, malulugi sila na malulugi. Slowly. Slowly yung lugi. Ayun, buti na-defend nyo pa to. Okay lang sumubsob. Huwag mo lang free kill. Kailangan lang pahirapan mo sila kahit papano. Kaya kuhan na. Boom, arrow. Ito din. Sino ba dapat unahin sa kalaban pag ganyan? Support. Kaso yung mahirap nga, hindi ka pwedeng sumuport. So, ang pwede mong gawin, sila yung pasubsubin mo. Pag sumubsub sila, marami ko yung counter-attack. May Stampede, may third skill ni Wyvern, may Curse. Kasi wala kayong pampatay ng likod. Sa kahit anong game, pinakamaganda patayin talaga, support. Sila kasing nag-e-enable sa mga core. Pangit din to, sabihin mo dun sa tropa mo. Magkaka-party kayo, di ba? Ito, Treads. Maganda na Arcane, sabihin mo. Pag-Arcane mo siya. Ano na mangyayari dito? Ngayon, sa ganong nangyari, nanalo ako yung clash, hindi pa rin kayo malakas.
Hindi nyo pa rin kaya sila sugurin. Antayin yung sila yung sumugod sa inyo. Tapos kailangan lang, nakapwesto kayo lagi. Kailangan nyo pa ng mga dalawang clash pa na ganun para... ano... makasugod sa kanila. Ayan o. Actually, kaya nang tapusin ang kalaban nyo to eh. Ang pinaka-importante lang yung laning. At saka yung mga movement ng mid-game. Ito, bobo ng Jakiro. Kung di ginagawa ng Jakiro to, babasag lang yung kalaban, wala na kayo magagawa eh. Ngayon, nakahabol pa kayo kasi nagagawin yung Jakiro. Tignan mo, pag unang namatay support, wala na. Hinila ko Wyvern na Echo, tuloy ako sa mukha. Tignan nyo guys, oh, namatay na yung support. Ngayon, nag-alisa na yung mga kalaban kahit may mga BKB pa sila. Ayan o, oh, wala na naman support. Bumalag sila. Kaso di lang kayo nakapwesto. Eh, namatay na naman yung support. Eh, lugi na sila niyan. Wala na, oh. Kahit may mga BKB pa yan. Third skill mo, yung Centaur, hoy. Hoy, third skill. Hindi ko man namatay. Kailangan nyo ng tatlong ganun pa. Pasalubong na vape ni Yowie galing Russia. Putang ina nung vape yan. Feel ko yun lang yung importante sa game na to, Tol Exilog. Pag may question ka, pwede mo kay PM or sabihin mo na ngayon. Sabihin natin ano yung key points. So yung key points, yung item mo, pati yung position mo na dapat ikaw tumatangke. Huwag lang papa... eh, wag... sa kailangan lang para maging position 5 ka. Pag Jakiro, busin mo lang yung mana niya. Pass ka lang ng pass. Wala nang gagawin sa lane yan. Tapos... huwag lang ipa-dual breath dalawa. Okay. Ayan. 6 minutes. Yung sinabi kong pa-wisdom rune na. Wait lang. Sabihin ko lang yung mga key points. Tsaka kailangan lang may mga stack ka lagi para yamaman ka kung dyan ka nagli-lane. Ano pa? Yung mga pa-react-react. Pag alam mo patay na, wag ka natitipi. Ayan. Kasi feeling mo mahirap ka, di ba? Pero pag nag-stuck ka na nag-stuck dyan, yaman ka dyan. Ayan, wisdom ulit. Ito, mali yung position. Dapat palit din yung center. Siya nagpa-farm. Ikaw yung nakikigulo. Ay, ito rin yung time na to. Ayan, itong ang pinaka key point dito is yung pag nakita mong dikit-dikit na yung kalaban, iwasan nyo na lang. Lalo kapag di nyo sila kaya. Farm lang. Kulak ng lane. Open ng jungle. Lagay ng wards. Apat sila nagsasama-sama. Walang XP, walang gold. Lima kayo nagpa-farm. Tapos... pero sa game na to, yun lang yung pinaka-importante. Yung laning at saka yung clash ng clash. Kasi hindi yun talaga sila kaya.
Kahit balik na rin may monitor nila, kaya nila kayo. Item din pala, yung item choice, Mecha Pipe. Isipin mo lang lagi kung anong kailangan nyo or anong pipigil sa kalaban. Wait lang, tol. So, may last clash. May last clash. Mega creeps natin. May pen na ba si Armel? Tangin naman, nakagame ka pa eh. May last clash. Sige Mel, FM na ako Mel. Last clash naman na to eh. Ito ba yun? Ito nga yata yan. Ay, kulang na palagad kayo eh. Boom! Gago na Echo. Boom. Boom. Wala na! Wala kang masisisi dito, tol! Ay, nanalo pa kayang clash dito? Ay, putang ina mo, natapos na eh. Pero nung time na wala ka na masisisi. Ang sisi mo nalang yung mga naunang namatay, tol. Kasi kulang kayo nagde-dep ng base eh. Pero sa item mo, kung ako Mirana dito, Arcane or Gribbs Pipe, 4 stop yan, kailangan mo ng 4 stop. Gribbs Pipe, 4 stop. Gusto ko mag-Yulis kung gusto mo. Or masyadong mahal, pero kaya nyo kasing lane eh. Tama ba may salve or tango o medusa? Hindi. Nakasalva siya. Ayaw nga. Baka matagal, hindi nga kakadota lang niya ulit. Wala naman kasing HP na yung kailangan to. Baka ngayon lang siya nagdota ulit. Exilog, kung may tanong ka pa, i-PM ako ah.